Okay, magandang araw po sa atin mga katropa ko, Kalaskotsero, mga Pilipino, Luzon, Bisaya at Mindanao. At siyempre yung ating mga kababayan na sa ibang bansa. Kumusta po kayo? Happy Sunday po mga kaibigan. So muli, ito si Laskotsero, mahipagkwentuhan sa atin, sa inyo pala. So ngayon nandito po ako ngayon sa galing po ako ng Mabitak. So Teresa na po ito, pabalik na po ako sa Manila. So ang ganda, ito mga tao dito, nakikita nyo, ito yung mga bayanihan po. So dito po sa dinaanan ko, may isang malaking puno po doon na baliete, pinakamalaki dito. So pag dumadaan po doon, kailangan bumusina ka. Kasi tayo, naniniwala naman tayo, merong sa nila lang na hindi natin nakikita. So ngayong araw na to, medyo gusto kong kwento-kwento tayo kay Pastor Jam Antonio, ang bituin. Alam niyo, congratulations nga pala doon kay Sir Noel Sarjolo. Sir, congratulations, kahit hindi tayo nanalo, ay alam naman natin, nasa butahe lang kayo. So itong ating talent na si Jam Antonio, sabi ko nga di ba sabi niyo sir, galing saan mo ba napulot? Sa basurahan. So ganun talaga. Itong si Ipis Pastor Jam Antonio, kung saan ang galing, saan mo napulot, babalik at babalik. Ganyan talaga mga Ipis Tor. Kung saan sila nang galing, doon at doon. So kahit anong gawin mo, kasi nung matagpuan mo, medyo sungay yan ha. So wala tayong magagawa. May sariling mundo talaga ito. Kasi nga sabi nga nila, simula sa tarat, naging falcon. So di ba sabi ko sa inyo, yung falcon, ang karakter niyan, isa siyang sakim, makasarili. So ayan, lumilipad. Gumugulong ang santol sa daan. Sandali lang mo. Guys, nakapabili ko ng rambutan guys. So tikman natin, bagong ano pala ngayon, rambutan uli. So bumili ko 2 kilo, kalate. Kasi masarap ang rambutan. Tuklapin daw. Kaso, yung nagkalokohan kami daw, kayo malis na ako eh. Sipsipin daw, sabi ko, aga naman eh. Masarap talaga sumipsipsipin. Eh, ibang usapang sipsipan, kayo malis na ako. Anyway, bumili lang ako. So balik tayo kay Sipsip Pastor. Pangano, magandang usapan yun, Sipsip Pastor. Ayaw ko ba? Talagang matagpuan ng ating idol Noel sa Arizuelo si Ipistor. Ipistor na eh, galing basura. Eh malaki na, may sungay na. So hindi na talaga mapapasunod dyan. At pag yan nakatikim, naku, hiwalay yan talaga kayo. Ganyan ang karakter ng mga tawag dito, falcon. Talaga, tingnan nyo yung karakter niyan, falcon sa kayang agila. Mga ano yan eh, may teritoryo yan. Gusto niyan sila lang ang nandun. Ayaw niya na may makikiate. So bagay talaga sa kanila. Taka grabe talaga, ewan ko lang itong mga kalabasa warriors na to. Ang hindi nyo naiisip, ngayon, kayo ang dahilan kung bakit lumabas si Pastor. Ha? Lumabas yan dahil kagagawa ninyong grupo ni Secretary Yama, sina Makmak, sina Pablo, Makmak Pablo, Jojo. So sa lahat naman kayo nakinabang dyan eh. Kayo ang dahilan kaya lumabas yan. At ang masakit, dating nananahimik, sabi natin, Pastor siya doon, kahit paano, iba yung mundo doon, kahit sabi natin may isang karakter siyang, kasi pinalabas niya yung 100% ni Taguro eh. Ni Stakero, si Taguro, kung nanonood kayo kay Eugene, yung paborito mong play of Brenna, pinalabas niya yung 100%, actually 120% nilabas na ni Pastor Ipis Jam Antonio. Kayong may kasalanan, nananahimik yung tao at nagkakaroon ng nagbibigay yung salita, okay pa naman siya dun eh. May problema, tinanggal sa pagkapastor, umalis. Ngayon binibiran nyo, saan pupunta ngayon si pastor?
Kasalanan nyo yan eh. Tapos ngayon bibirahin nyo, sisirain nyo. Kayo ang may pasimuno. Kaya kayong mga supporter ni FLM, abay magising kayo. Yan ba yung mga inihidulon nyo? Yung mga manggagamit, manggaganso, ang tawag dyan, madaling salita, is opportunista. Yang mga yan. Ngayon, inuupa kanila, sinisira nila si Pipistor. Kasi, nagsasarili na nga. Ayan, o, diba? Ang bastos na nga, nagsasarili na. Ha, ginamit pa social media. Kasi nga, Falcon, makasarili. Kaya ngayon ay nagsasarili. Actually, di ko manapanood yun, pero dahil yun ang kwentuhan dyan, usong-usong kwentuhan at sinisisi si Pastor, sobrang balasubas daw, bastos na. So, nagsasarili na. Eh, kayo may kasalanan yan eh. Ngayon, sige, tirahin nyo ng tirahin. Kapag yan, ako ngayon, tulungan ko si Pastor. Pastor, kampi-kakampihan kita ngayon. Kasi alam mo, bisit na bisit ako, Pastor, sa mga taong balahura, sa mga taong mapagsamantala, mga oportunista. Ngayon itong ipapayo ko sa'yo, Pastor. Magkaibigan tayo ngayon kasi medyo natalo tayo sa laban sa Oscar Award. Medyo kailangan suportahan kita. Ganito gawin mo, Pastor. Total, hindi ka titigilan ng mga yan. Kanilang pabagsakin, ay balikan mo sila, ipakita mo sa kanila na maling-mali, mga loko sila, mga buwang sila. Kung ako sa'yo, ay sis, kukunin ko nanay, tatay ko, ilalabas ko at sasabihin ko sa madla, sa social media, kung anong katotohanan. Ha? Kung sino si FLM at si Norman Magusin, ganun. Gantian mo kasi, sus, sila ang dahilan kung bakit ikaw ay napariwara, nabaliwala yung nilalaban mo. Ngayon sila mawasak sa'yo, ay ba, kailangan matuto sila, turuan mo ng leksyon. Tama yung si Boss Mike eh, kasi pinanood ko kagabi eh. Tama siya, ituloy niyo yan, labanan, wasakin niyo si Pipistor. Tingnan natin kung sino ang magmumukhang tae sa inyo, sabi nga ni Boss Mike. Para sa akin, Pastor, panauna. Kasi yan, alam mo, kasi doon ka naman nagmula, Pastor ka naman. Hindi po uling lahat, kasi may pagkakataon pa. Tatanggapin ka naman nila, sabi mo lang, ginamit ka, hinudyo kang kanila, sila ang lahat ng ito. So, gusto mo lang makatulong sana bilang tao, tao ka rin lang, pwede ka naman patawarin. Maski ako, patatawarin kita eh. Kasi hindi naman ako laban talaga eh. Maski sa kuya mo, kay Norman Magusin, simula't paglabas ko, hindi ko talaga, hindi ko kinakalaban siya. Ang sa akin lang, tayo sa tama, paalala lang yun, ganun. May problema, ang kuya mo na kalula. So, ikaw, hindi pa uli lahat. May pagkakataong mapapastor, ipakita mo sa kanila. Nasabihin mo, ginamit kanila kasi may gusto kang matuklasan kung ano talaga yung mga plano ng mga tong mga sina Norman Magusin, si ang tawag dito, si Yamatan, yung mga grupo nila. Pakita mo, mali sila. Yung COVID-19, mayroon epekto sa inyo? Wala lang po. COVID-19. Ang swerte ngayon, yung mga nasa bundok. Kaya yung sa Manila, grabe. Kaya nagtatagal, alam nyo, kaya nagtatagal ang virus na to. Actually, di naman ito ordinaryong virus lang eh. Ang nagpasimuno nito, naglagay nito si Bill Gates. Kilala niyo si Bill Gates, yung may-ari ng computer, siya yung nakatuklas ng computer. Kasi ang plano nila, sakupin ang buong mundo, tayong lahat ng tao, wawakan. Lalagyan tayo ng yung microchip. Yun yung plano nila. Para yung hindi mapakinabangan, papatayin nila.
Ito yung plano nila. Tapos ang protocol na mali sa atin, kaya dumadami ang tinatamaan yung nagpapalagay nito. Kasi imaginein mo, 'di ba, sumingo tayo sa Riwa, paglabas may carbon 'yan eh. Carbon dioxide 'yan. Ang in-order sa Department of Health magmas. E pabalik-balik sa baga nung ano, kaya kita mo, nag-swab test ang daming nagpa-positive kasi nilalason yung katawan. Ang problema pag hindi kami nagganito sa Manila, uling kami 1,000 to. Kaya ako pag nasa bahay, totoo lang, nagbibiyahe po ako sa labas. Nagmamaneho ko, nag-grab. Pag umuwi ako, para akong may plema lagi. Kasi doon ko napansin eh, yung bubuga natin na lason, bumabalik sa baga. Eh yung virus, ang target, yung baga ng tao. Kaya sabi ko, may mali lang dito yung protocol na tinatawag. Eh di ba nag-order, hindi raw to safe, mas maganda yung N95. Eh lalo na yun, hindi na makaingat tao dun. Kaya maswerte nga kayo dito, sabi ko, swerte yung mga nasa bundok. Kasi dito kahit hindi ka magmas, at isa pa, kaya dumadami yan, gawa ng radiation. Doon nakatanim yan eh. Eh ang gobyerno natin, lagi nakatingin sa Amerika, gusto maghintay ng vaccine na galing Amerika. Eh ang nasa likod ng lason na to, si Bill Gates, taga Amerika. Kaya kawawa tayo pag hindi nagising gobyerno. Kaya swerte pa rin kayo, nandito kayo. Kami doon, kawawa. O sige, maraming salamat. So guys, na-interrupt ko lang kasi bumili ko ng Bignay. Tinanong ko lang kung anong resulta dito ng ano. Ano ba epekto sa kanilang COVID-19? Negative. Wala. Yun ang sagot. Kasi maganda talaga nasa bundok ngayon. Kasi unang-una, radiation. And then yung cellphone. So isa yan. So ano eh, baltagi hip store. Sa'yo, hip store. Bibili sana ako ng ano eh. Mga boss, so baka medyo naubos na yung budget ko. Pagbalik na siguro. So ang ganda rito sa lugar na. So balik tayo kay Epistor. Itong si Epistor, alam mo Epistor, para sa akin, ipakita mo. Kasi ikaw magiging bayani dito. Kapag nilabas mo katotohanan, ay nako pastor, magpapabautismo ako sa'yo. Susunod ako sa'yo. Kapag ginawa mo yan, ilabas mo ang katotohanan, ipakita mo sa buong mundong maling-mali ang ginawa ng kuya mo at nitong mga trupa nila. Kasi ang kuya mo, alam sa totoo lang, nakakaawa ang kuya mo. Siya yung naka-biktima na rito. Siya ay nakagulong, pero itong mga kasamahan nila, nagmamayagpag ngayon, ginamit ka, tinutuligsa ka ngayon nila, gusto kang ipabagsakin, kasi nakita nila, pasibul ka. Pero sa ngayon, ang advice ko sa iyo, pastor, ha, para sa akin, gagamitin ko yung isyung yan. Ipapakita ko sa buong mundo kung anong katotohanan. Ikaw ang lalabas ditong bayani kapag nangyari yan. Ikaw ang magiging sikat. Kaya sila magiging lukaret na lang mga yan. Magmumukhang tae yan, sabi nga ni Boss Mike. Ito yung panahon mo, pastor. Sabihin mo lang, kaya ako pinasok yan. Kasi may gusto kang malaman sa istorya, sa sistema. So ngayon, nakapasok ka na. Nakita mo na kung anong kalakaran nila. Mga scammer sila. Mga budol-budol yan, mga yan. Yan, si Namakmak Pablo, si Jojo de Guzman, si David Ilagan, si Culderiera, sino pa yan? Yung sa Amerika, si Ice Freedom ba yun? Ipakita mo sa kanila ang buong katotohanan. Papalakpakan kita. Ako mismo, magpapabautismo kung ano yung dinadala mo. Ipakita mo lang. Ganun lang naman niya eh. Sabihin mo, kaya pinasok mo yun, kasi mayroon kang gustong tuklasin. Kasi sindikato talaga yan. Para matuldo ka na, itong usaping Norman Magusin mo, Francis Leo Marcos. Nang katotohanan, wala naman talagang Francis Leo Marcos. Ginagamit nila. Kita mo, di ba? Nakakulong ang kuya mo. So kami naman, nasabi namin na wala naman talagang patutunguhan yung mga pinagagawa nila. Nire-recycle na nila yung issue ng kuya mo. O sino ngayon ang kawawa? Ang kuya mo.
nag-iinagpis na, nandun sa ulungan, na walang kalayaan, ultimo pagtae, pagkain, pagutot, paghihi, bilang ngayon. At walang bumibisita, yun ang nakakaawa doon. Kasi ang isang nakakulong, kapag hindi yan binisita, bumibigat ang kalooban at yung bilang yan. Alam nyo bang kasama yan? Kapag madalas may bisita, ibig sabihin, kasama yan sa evaluation. Para ang isang nakakulong, mabigyan ng pardon. E ang problema, wala mang ni isa sa inyong, ni anino, ni ay, walang pumunta doon. Lalo ito sina Secretary Yama, sina Makmak, sina Jojo, lahat sila. Ginagamit nilang istorya. Parang kanilang subscriber, tuloy-tuloy, para mamayagpag sila sa kikitahin nila. Pero ang kuya mo, kinakawawa na. Kaya ito yung panahon na gawin mo ng tama. Kasi yung napanood po kagabi sa'yo, yung humingi ka na to. Hindi yan. Alam ko naman, hindi mo naman totoong pagsusorry mo eh. Wala sa loob eh. Wala sa loob-looban ng puso mo yung pagsusorry mo. Kasi alam mo, ginamit ka lang eh. Ginagamit ka lang nila. Eh, gusto mo, diba? Tinuklas mo lang kung ano yung kasamaan nila. So ngayon, ipakita mo na. Ito na yung time para sa katarungan, katahimikan ng lahat. At para yung mga nabiktima, yung mga OFW na hanggang ngayon, gustong sambahin ang kuya mo, gawing anito, ipakita mo sa kanila na mali sila. Na may tunay na Diyos na dapat dun tayo, hindi kung sino-sino ang anito. So yun, ang pinakamagandang advice ko sa iyo. Kakampi mo ko dyan, kaysa mo ko dyan. Lalabanan natin ang mga maling sistema. At ipasabihin mo sa kanila, kasi ngayon ginagamit eh. Sinasabi nila na ikaw ay ginagamit, binayaran ng Talino Warriors. Diba wala naman nagbabahid sa amin. Kami mga parang sumulpot na kabuti para ipakita sa mga nalinlang, naloloko ng mga kasama ng kuya mo dati. Binibigyan namin sila, pinapakita namin sa kanila ang katotohanan. Hindi namin sila inaaway. Nandun lang tayo sa tama. Kaya ito yung panahon para sa iyo. Tawagin na kita ngayong Jose Marie Antonio Manglusin. Pasensya na, patawad kung natatawag kita kasi yung pinagagawa mo rin medyo alam na natin na drama-drama lang yan, pero sinakyan ka lang namin para makita nila na hindi ka malata nila na kakampi ka namin. Nasa tama ka. Gusto mo lang tuklasin kung ano yung pinagagawa ng grupo nila. So ngayon nakita mo na. Kaya ginamit mo yung estilo mo na sarili ka ng daan. Kasi doon, di ba? Kung ay iyapo ng tao yung mga mag-ibig sa bayan challenge, tulong na, tara na. Isang taktika yan para maniwala sila, kakampi mo sila. So ngayon, dahil nilalaglag ka na nila, naamoy nila siguro, kasi ganyan na sa sindikatuhan eh. Kapag medyo alam nilang naghahalangan sila, baka ipasalvage ka niya, pastor. Nangyayari yan para lang protektahan ang kanilang kagustuhan, yung kanilang mahitim na balak, ay magtuloy-tuloy. Yun ang masakit dyan, baka mamaya ipatira ka, ipapasalvage ka nila, tapos ibibintang sa mga Talino Warriors yan, sa Katotohanan Warriors. Baka sabihin yung NBI. Kasi mga ganun sila, magagaling sila gumamit ng mga bagay-bagay, mga pati NBI, sinalawula nila. So pwede mangyari yan, pastor, ako sa akin, ha? Yung akin eh hanggat maaga gawin mo na ng ato para maprotektahan ka rin, kasi kung pwede mangyari yan, alam mo ng pera, ang pera ay tukso na pagbabago ang attitude ng tao. Sana huwag mo nang huwag tayong dumating sa puntong yan, kasi tingnan mo yung isang matanda, ano ko ang pangalan nun, kasi alam mo hindi ko pinagsusubaybay mo ngayon eh. Sinasabing may magpapatay kay Norman Magusin o FLM, sino magpapatay dyan? Ha? Kumbaga sa ano, sa timbang, walang timbang si Magusin eh. Sa ngayon, para papatay? O hindi siya, wala siyang, kumbaga sa ginto, walang karats, doble kara meron. Kaya
dalawa lang mag-ano dyan na gumastos para papatay. Sila ang nag-iisip niya para pag tuloy-tuloy ang kanilang issue, tuloy-tuloy ang pamamayagpag nila. Diba? Nangihingi ng pwede raw silang mga kalap sa mga OFW, Tigwa-1-5. So, imagine mo yun, Tigwa-1-5. Magbibigay ang mga yan, yung tagasunod ng kuya mo, para mapayagpag sila. Eh ikaw, kawawa ka pag hindi mo ginawa ang sinasabi ko. Panahon na yan, itayo mo. Sabihin mo katotohanan yung operation nila. Mahiintindihan ka, makipagtulungan ka na ngayon sa gobyerno, sa NBI, sa mga Talino Warriors, United Talino Warriors, Katotohanan Warriors, makipagtulungan ka na. Panahon na to. Para yung kuya mo, kahit paano, magkaroon ng ano, hindi mabigat ang kasong aarapin. Kasi, kung yan tuloy-tuloy, ang mananatiling kawawa ang kuya mo dyan. At ang masakit ngayon, Pastor, ang death penalty, inaproba na. Mapapasama yan, kuya mo dyan. Kasi yung kasong human trafficking, pwedeng kamatayan ang yatol dyan. Kaya ang payo ko, ito na yung tamang panahon para isabihin mong katotohanan na yung mga yan ay nagamit din ng kuya mo. Kasi siyempre, dala ng ating pangarap, dala ng kahirapan ng buhay, so naiintindihan natin yan, mahirap talaga ang panahon kasi sabi ko nga, kami nga dito, kahit anong tumbling ang gawin dito sa Pilipinas, talagang ano to eh, survivor lang tayo dito. So naiintindihan kong kuya mo, siyempre, mayroong pangarap ang kuya mo, nagkataon lang, nabaling siya sa hindi magandang gawain. So ngayon, ang maganda dyan, tulungan mo. Yun ang magagawa mo ngayon. Ipakita mong katotohanan kung sino na. Kasi alam naman kung nasa ng nanay-tatay mo, yung kapatid mo, ilapas mo na yung totoo para magkaroon ng katahimikan. At ito maganda. Once na nilabas mo yan, ay, lahat ng subscriber ng Katotohanan Warriors, United Talino Warriors, ay tiyak. Lampas-lampas pa. Yung pinapangarap mo, lalampasan yan. Ikaw ang magiging sikat. Magiging bayani ka. Papalakpakan ka namin. Oh, imagine mo yun. Tatalunin mo ngayon ang kuya mo. At sigurado, yung paglipad mo, tuloy-tuloy. Kasi nasa kabutihan na ibinigay mo. Ginawa mo ng katotohanan na mangyayari, itinuwid mo. So, isa na ako dyan. Magsasubscribe sa'yo. Papalakpakan kita kapag ginawa mo yan. So yun lang mga kababayan, at yung mga followers ng Talino Warriors, United Talino Warriors, pagkaisan po natin, ikayatin po natin si Pastor Jose Marie Antonio Mangusin. Tulungan natin na magkaroon siya, mabuo ang kanyang huwag siyang manghina, huwag siyang matakot, ilabas niya yung buong tapang. Tumayo na siya ngayon. Mananawagan ako sa inyo mga kalaskotsero, ibunyay natin siya, nagawin ang tama. Kapag nagkaganon, di ba? Sikat ngayon si Pastor. Kaya ako sa iyo, Pastor, kami anda, ako anda tumulong sa iyo kung gagawin mo yung nararapat. Pero kung ikaw talaga maninindigan ka dyan, alalahanin mo, subscriber mo, isang pagising mo dyan, ubus na yan. Unti-unti nang nawawala kasi sinisira na talaga yung pagkatao mo nila. Pwede mong kasuhan, sabi nga ni Idol Takeru, iya, kasuhan mo yan. Fake news, libel, para mabitay lahat dyan, ang dami niya, no? At yung mga tagasunod mo, abang nga dyan pa, yung mga subscriber mo, itutulungan ka nila niyan. Pero kung hayaan mo yung sitwasyon na yan, yan yung maglulubog talaga sa'yo. Dere-derecho na yan. Wala tayong magagawa dyan. Kaya isipin mo, isip-isip ka. Kaya ngayon, linggo ngayon, magkaroon ka ng kapayapaang pag-iisip, mabalik na yung katahimikan natin. Kasi meron po tayong kalaban, Pastor. Ang totoong
kalaban natin itong COVID-19. Palala ng palala. Alam ko naman may puso ka sa mga mamayan, sa mga tao. Gamitin mo ito sa tama. Panahon na to. Kasi para arapin na natin itong COVID-19. Kasi abutin pa ito next year. So lalong marami mag-iirap. At doon sa pagkagawin mo, ay nako. Kapag ginawa mo yung pastor, sabi ko sa'yo, wala pang sanlinggo, milyon-milyong subscriber ka na. At sigurado, yung ginagawa mong programang pagtulong, ay magagawa mo na ngayon yan. Kapag ginawa mong tama, sinabi mong katotohanan. June, talagang marami kang makukuha, tulong sa kanila. So makakapagtayo ka ng tunay na foundation para sa mga gusto mong tulungan. Okay? So yun lang. Para sa akin, panahon na ito. Para bigyan mo ng katarungan ang kuya mo. Kasi walang magtutulungan dito, ako'y naniniwala, hindi kayo magpamilya. Kayo-kayo ang magpamilya na magkakatulungan dito para ma-resolve ito. Yun sana ay huwag mo nang hayaan na itong abang mainit ang issue, gawin mo na. Ito na yung tamang panahon para ipakita mo ang sinseridad mo. Huwag ka na humingi ng sorry sa kanila, wala nang epekto yan. Talagang tutuluyan kanila. So yun lang mga kababayan, mga kalaskotsero. Have a nice day sa inyo. Happy Sunday. Mag-ingat pa tayo lagi. Tandaan ang katotohanan. Sabi nga ni Idol Ernie Baron, kapag may knowledge, may power. So ang talino ay katotohanan. Kaya happy Sunday sa ating lahat. Ingat po tayo. Bukas on Monday na uli. So relax, relax lang muna tayo. Chill, chill lang tayo. So ito, nagbalikan yung mga nakamotor kasi may checkpoint. So ibig sabihin, guilty sila. Ano yung guilty? Ano yun? Kung ano nangyayari? Ganito dito kapag Sunday, busy road. Marami mga nagmumotor, nagbabay. So, masarap saan magkwentuhan tayo. Kaya lang, medyo mahaba na to. 27 na to. Baka may hindi kayo. So muli, shoutout sa mga kalasatsero ko. Natuwa ako doon. Meron taga Australia nakita ko. Alam nyo, gusto ko rin pumunta sa Australia. Kaya lang, dito lang siguro ko sa Pilipinas, masaya na rin dito. Meron din ginto dito mga boss, meron trabaho dito na kung titingnan natin, meron ditong trabaho na pwede kang kumita ng malaki. Higit pa dyan, kung titingnan natin. Maraming oportunidad dito, kaya lang hindi pa natin nakikita. So, hope makita nyo yan someday. Okay, maraming salamat sa kalaspotsero ko. Si Sir Manuel Mahiorada, Sir Bagdit, Sir Takeru, Iron, ito lagi ko na, Ma'am Iron, pasensya na, kala ko Iron Man. So Ma'am, magandang umaga po sa inyo. At syempre ang ating best director, super talented, si Macho Man, Sir Noel Sarzuelo. Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Good news, nandito na ako sa sentro, malapit na tignan. Marami ng tao. Okay, have a nice day po sa inyo. Happy Sunday. Ingat po tayong lahat. Kalat po. Shoutout po sa inyo lahat.